Ngayon pong panahon na ito, uso-uso na naman daw ang kaway-kaway at saka kamay-kamay. Diba? Ano po ang uso ngayon? Hanggang sa kampanya sa isang taon, kaway-kaway, kamay-kamay. Ayan. Yan daw ang uso ngayon eh. Continue. Ang atin pong pagbasa ay hinango natin sa Lucas chapter 6 verse 12 hanggang 19. Umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Tingnan po ninyo mga kapatid, no? Si Jesus kung manalangin, hindi po maiksi. Hindi isang oras, hindi dalawang oras. Dito po sa ating pagbasa, sinasabi magdamag siyang nanalangin. Ang tanong ay, bakit kaya ang Panginoong Jesus ay magdamag kung manalangin? At hindi lang ordinaryong pagiging magdamag yung kanyang pananalangin sa ating pagbasa. Kasi sa ating pong pagbasa, mapapansin po ninyo na nung mga araw na yon, sabi doon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga alagad at pumili siya ng 12. Ayan. Bakit po magdamag na nanalangin ang Panginoon? Sapagkat meron po siyang gagawing desisyon. Meron po siyang gagawing pagpili sa kanyang magiging haligi ng kanyang ministry na iiwan niya pag siya'y nagbalik na sa Diyos. Ano ang kanyang ipinanalangin na hindi siya magkakamali sa 12 alagad na kanyang pipiliin? Diba? Tayo po, nakakaharap na naman tayo sa pagpili sa mga susunod na taon. Mamimili tayo ng mga politiko o diba, ng mga kandidato na tumatakbo para sila'y makapaglingkod. Yung iba naman, takbo lang ng takbo, hindi na naglilingkod. Diba? Totoo naman eh. Pagkatapos na manalo ng mga politiko, wala na, hindi mo na maasahan. Kaya nga daw, ngayon pong panahon na ito, uso-uso na naman daw ang kaway-kaway at saka kamay-kamay. Diba? Ano po ang uso ngayon? Hanggang sa kampanya sa isang taon, kaway-kaway, kamay-kamay. Ayan. Yan daw ang uso ngayon eh. Kaway ng kaway, kamay ng kamay. Dati ayaw magpa-picture. Ngayon, siya na ang nagsiselfie, nag-groupie. Diba? Iniis na yung mga nagpipicture. O ngayon, nagkukusa na siya mag-picture. Dati daw, hindi namamansin. Ngayon, nagpapapansin. Diba? Ang laki ng pinagbabago yan. So, sa politika natin sa ating bansang Pilipinas, minsan magkakalaban ngayon sa isang taon, magkakakampi. Yung magkakakampi ngayon, magkakalaban darating na panahon. O, diba? So, ang Panginoong Jesus, kaya po siya magdamag na nalangin sapagkat meron po siyang gagawing pagpili sa magiging 12 alagad niya na kanyang magiging kasakasama at susuguin ding dala-dalawa. Na alam natin, ang 12 alagad na ito ay kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Kaya 12 alagad ang kanyang pipiliin at hindi siya pwedeng magkamali. Eh, Brad, bakit nakalusot si Judas? Eh, kasi kasama po yun eh. Dahil kailangan ang magkanulo sa kanya, isa sa 12. Dahil hindi pwedeng ipagkanulo siya ng tagamalayo, tagalabas, hindi matutupad yung sinasabi ng Biblia na ipagsasawsaw niya ng tinapay. Diba? Ipinagsawsaw naman talaga niya ng tinapay si Judas at saka inutusang humayo ka na. Gawin mo na ang ipinapagawa sa'yo. Diba? Gawin mo na ang gagawin mo. Umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin sapagkat ang layunin ay meron siyang gagawing pagpili sa 12 alagad na tatawagin niyang apostol. Kaya nga sabi sa ating pagbasa, bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ng napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. At sabi ng ating binasa, pinagaling din niya ang mga pinapahirapan ng masamang espiritu. Tinampunin niya mga kapatid ha. Ang pinagaling ng Panginoong Yesus, hindi lang yung physical na karamdaman, kundi pinagaling din ng ating Panginoon ang mga pinapahirapan ng masamang espiritu. Yung mga alipin, inaalihan ng masamang espiritu ng mga tagasunod niya, ng mga umaasa at sinasabi nga sa ating pagbasa, sinisikap ng mga tao na siya ay mahipo sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay may taglay na kapangyarihan ang sino mang hahawak sa kanya gumagaling sa kanilang sakit at karamdaman. Sa pulpa noong unay, karaniwan na sa mga tauhan sa Biblia ang umakyat ng bundok para makipag-usap sa Diyos, gaya ni Moises sa bundok ng Sinai at si Elijah sa bundok ng Horeb. Nagdasal din sina David, Samson, Hannah, Elijah at marami pang iba para matupad ang kanilang mga kahilingan sa Diyos. Tingnan po ninyo mga kapatid, kahit sa lumang tipan, ang mga pinili at tinawag ng Diyos, nakikipagtagpo sila sa Diyos sa mga bundok sapagkat sinasabi nga na
nasa mga matataas na dako ang ating Diyos. At kaya sila umaakyat ay upang matugon, mapakinggan yung kanilang mga panalangin, yung mga isasangguni at yung mga hihingiin nila sa Diyos. Kaya sila ay umaakyat sa mga bundok, ngunit walang kasama, kundi sila-sila lang. Minsan kapag marami kang kasama, hindi ka makapag-isa eh, di ba? Hindi ka pa makapag-meditate, hindi ka pa makapag-muni-muni. Hirap mo makausap si Lord kasi maraming istorbo, di ba? Maraming kasama. Ngayon, sa panahon natin ngayon, parang mahirap na pumunta sa bundok. Mapagkamalan ka pa dun. Diba? Eh, ngayon, saan natin tinatagpo, kinakatipan ang ating Panginoon? Eh, di sa mga pagtitipon, pagdating kasi sa ating kapanahonan, ang Panginoon kasi nagsabi din sa kanyang kausap na taga Samaria, di ba, yung babaeng Samaritana, na nagkaroon sila ng pag-uusap. Kasi di ba, sinabi ng babaeng taga Samaria, sabi ninyo mga Hudyo, diyan sa Jerusalem dapat sambahin ang Diyos. Kami, sa bundok namin sinasamba. So, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Ginang, babae, tandaan mo, darating ang panahon, ang Diyos ay hindi sasambahin sa Jerusalem, hindi na sa Jerusalem, hindi na sa bundok, kundi ang Diyos ay sasambahin, kakatagpuin sa Espiritu at katotohanan. O, diba? Wala na pong specific na lugar kung saan mo kakatagpuin ang Diyos. Siya ay kakatagpuin natin, sasambahin natin siya in spirit and in truth. Kaya pag nagpunta ka pa sa bundok ngayon, mapanganib si marami ng mga tao sa mga bundok ngayon. Mapagkamalan ka pa na ikaw ay rebelde. Diba? Kaya ang Panginoon, pwede nating katagpuin kahit sa ang dako, kahit sa ang lugar, sa ating kapanahunan, para maidurog natin yung ating mga paglapit, yung ating mga kahilingan, yung ating mga pagsusumamo, yung ating mga plano at balakin para maisangguni sa Kanya. O, diba? Tayo rin, inaanyayahang maglaan ng oras sa pananalangin, kagaya ng ating Panginoong Jesus. Bago siya magdidesisyon, bago niya gagawin yung pagpili sa 12 alagad na magiging haligi ng ministeryo niya para kanyang turuan at para kanyang isugo, siya'y magdamag na nanalangin para hindi siya magkamali ng pagdulog, para hindi siya magkamali sa kanyang gagawing pagpili. Eh, paano kung hindi siya nanalangin? Eh, kung 2 Judas ang dumating. So, diba? Paano kung 3 Judas yung biglang mapili niya? O, diba? Eh, di wala na magpapatuloy. Kokonti na lang magpapatuloy. O, diba? See? Tayo rin inaanyayahang maglaan ng oras sa pananalangin sa mga special na okasyon sa ating buhay. Maaaring ikaw ngayon ay may kinakaharap kang desisyon, plano, gagawin. Maaaring na isanggunin mo na sa kaibigan, kamag-anak. Pero huwag nating kakaligtaan na sangguniin ang pinanggagalingan ng totoong pagtatagumpay. Walang ibang magbibigay niyan ay ang Diyos. Kaya maglaan ka ng oras, maglaan tayo ng oras at panalangin para hindi tayo magkamali. Para maging maayos at matagumpay yung lahat ng ating gagawing pagdidesisyon, pagpili, pagpaplano, pagpapaluwal ng salapi sa negosyo, pagbili ng bagay-bagay, para hindi tayo magkamali. Anong dapat natin gawin? Eh, maglaan tayo ng oras, mahaba-habang oras para humingi ng gabay, para yung ating mga panalangin matugon ng ating Panginoon. Napakahalaga kung paano ang ating Panginoon, anak na siya ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, Diyos mismo, eh may oras pa at naglaan ng oras para makapanalangin sa kanyang Ama. How much more tayo na madalas nagkakamali? Hindi ba natin kailangan ang gabay? Hindi ba natin kailangan ang patnubay? Hindi ba natin kailangan ang tulong ng Diyos? Mas kailangan nga natin kasi ordinaryong tao lang tayo eh. Kasi minsan, ang iniisip natin, ang akala natin, tama yung ating patutunguhan, tama yung ating gagawin, tama itong desisyon mo, ay mayroon pong higit na nakakaalam sapagkat siya'y nasa mataas na dako, siya'y nasa kaharian, nasa langit. Walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Ama. Kaya anong dapat mong gawin? Dumulog tayo, manalangin, sumanggunin sa Kanya. Sa lahat ng ito, ang Diyos ang dapat na ating sentro, liwanag at patnubay. Tingnan po ninyo, siya yung dapat na pinakasentro, siya yung liwanag, siya yung patnubay sapagkat alam naman natin na hindi tayo ililigaw. Hindi tayo magkakamali kapag kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga ang tanong ay, nagdarasal ba tayo bago magdesisyon, bago bumili ng isang bagay, bago sumabak sa isang samahan, bago sumama sa isang grupo, bago bumili ng bagay, bago mag-asawa, bago magpamilya, bago mangibang bansa, di ba? Bago magpaluwal ng puhunan sa isang negosyo, bago mangutang, ay ang mga anak pala ng Diyos hindi nangungutang.
Siya pa ang nagpapautang, di ba? So, nagdarasal ba tayo bago gumawa ng mga mahalagang desisyon ng ating buhay? At kung nagdarasal ka, nagdarasal tayo, bakit tayo nagdarasal? Ang layunin para hingiin ang gabay, patnubay ng Diyos para hindi tayo nagkakamali.